There are implications to that veto. And with the Bulacan Eco Zone temporarily out of the picture, what else is the administration planning to boost economic recovery from the pandemic? To give us the answers, we have a member of the Marcos cabinet joining us live via Zoom. We have Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Welcome to The Big Story, Secretary. Good evening, Gretchen, and good evening, Robby. And let me thank you for inviting me to be part of your program tonight. Magandang gabi po. Now, first of all, is this good news or bad news for you? As Labor Secretary now, the potential impact of the veto on lost jobs. Wala pa naman sigurong ganung kagad na conclusion, Gretchen, on lost job. And I think the president's veto has a strong basis. And I really think na meron ding mga batayan. At hindi naman niya sinasabi na katapusan na noong proposal, kundi ang aking pagkakaunawa, my understanding is that it's just being returned so that the perceived defects can be cured and remedied, and then hopefully there will be a finer version of that vetoed bill and it can come into fruition. In the meantime po, Secretary Laguesma, when it comes to labor, employment, the welfare of our workers, ano po ang marching order sa inyo ni President Marcos? Kasama po yung Robby, yung tagubili na pag-aralan, tignan yung umiiral na programa, yung mga programs in place ng Department of Labor and Employment. If there is a need to recast the budget, reprioritize, gawin po yun. And that exactly would be how we will be proceeding after we have done a consultation with the labor groups and the employers group. In the meantime po, dalawa po ang malaking hamon sa inyo. Una, paramihin ulit ang trabaho. At the same time, yung mga may trabaho, nananawagan naman na taasan ang sweldo. How do we attack these twin problems? Totoo yan, Robby at Gretchen. No? Una, yung paglikha, creation ng more jobs and additional employment opportunities. Ayan po ay principal na dapat manggaling sa ating private sector, yung mga namumuhuan ng investors. And therefore, I think the challenge for us is to be able to really show that policies in place will be predictable, consistent, and then there is continuity. And I think it should be aligned yung dun sa trust na there should be ease in doing business, but at the same time, make sure that the benefits derived from such arrangement can cascade to the workers, lalo na yung mga ordinaryong manggagawa, Robby at Gretchen, na nangangailangan talaga ng tulong o ikangay paggabay sa panahon nito dahil ang pandemya narito pa at alam din ninyo na dumaan din tayo sa mga kalamidad. So, ang hamon, pagsubok ay pwede siguro magkaroon ng masasabi natin na kalutasan, asama po sa pagbabalangkas ng solusyon ang bahagi ng manggagawa at saka namumuhunan. Speaking of yung ordinaryong manggagawa, Secretary, sabi niyo po, ang plano niyo is to make the DOLE more action-driven, responsible, approachable, and responsive. And over 25 years na po kayo nasa DOLE, ano po yung babaguhin po ninyo para mas maging responsive and approachable yung department? Gretchen at Robby, this morning I had my first flag-raising ceremony with the employees ng Department of Labor and Employment. And I very intently listened doon sa panunumpa ng lingkod ng bayan. Yung binanggit ni Gretchen, responsive, action-driven, service-oriented, nakapaloob po doon sa panunumpa. At nais ko pong makita na yun ay sana gawin ng mga taga-Department of Labor and Employment, kasama na rin po ang inyong abang lingkod, na aming isa puso, isa diwa at isa buhay. Kasi dapat po sana ang aming pananaw sa aming mga paglilingkuran, yung constituencies natin, lalo na po, yung nauulitin po, yung nabanggit ni Gretchen, yung pong medyo pangkaraniwang manggagawa na kadalasan po ay medyo nangangamba, medyo natatakot, nalalapit sa mga ikangay nanunungkulan sa pamahalaan, simply because parang ang tingin nila, mga yan ay nasa pedestal, no? Ang akin pong sariling pananaw, dapat po ang aming maging direksyon. Kami po ang naglilingkod, hindi po kami ang paglilingkuran. So part of that, Robby and Gretchen, is that my direction, our task to really go down to the regional areas, to regional offices, touch base with our constituencies in the region so that we will get first-hand
how does the Department of Labor and Employment personnel in the region really deliver services? Hmm. And are they actually comfortable with the kind of services being extended to them? And do their opinions and actually suggestion matter in terms of implementations of programs which are actually designed to benefit the ordinary workers? Kasama dyan yung disadvantage, yung underemployed, unemployed particularly, and even those employed, kasi mayroon din silang mga pangangailangan na dapat matugunan ng Department of Labor and Employment, pero hindi naman lahat yan kakayanin ng Department of Labor and Employment lamang. Kaya bahagi po nung tagubili ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makita yung close coordination and working together ng mga departamento na may kinalaman doon sa kalagayan ng mga manggagawa, namumuhunan, at sa ating pong general public. Maraming salamat po, Department of Labor Secretary Bienvenido Laguesma.